ito yun, mga paps, yung binili kong baterya. Ang bili ko rito, ano, 579 pesos. BF, no? Hindi ko alo itong mga 388-988-588 na baterya. Na mga paps, kakalasin ko itong dalawa na to para malaman natin kung meron kang pinagkaiba. Kasi parang sa tingin ko, ano lang, tawag dito. Parehas lang sila. Kasi ang tingin ko rito, parang wala namang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang itong sticker. So ito original na kasama sa impact wrench, meron siyang ano, serial number. Etong isa wala, pero meron din siyang star na logo. Kaya ang gagawin ko, kakalasin ko itong dalawa na to para malaman natin kung meron ng pinagkaiba itong 988 at itong 388BF. So ito mga paps, si 988, pag binili mo siya, ano eh, mataas lang siya ng 40 or 60 pesos kay 388BF, no? Konti lang yung diferensya niya. So kukumpir na natin itong dalawa. Obvious naman na meron siyang nadagdag. Kitang-kita naman, tatlo yung MOSFET na ginamit. Kasi dito, dalawa lang eh. Tsaka yung pwesto nitong IC, magkaiba sila ng pwesto. Tingin ko yun lang yung pinagkaiba eh. Tulad nito, dalawa lang oh. Pero meron pa siyang slot oh. Pwede mo pa siyang dagdagan. Ito kay 988, tatlo na kagad. So yun yung pinagkaiba. At ito namang si 388, dalawa lang yung kanyang diode. Itong si 988, tatlo. Kaso, itong si 388, meron pa siyang extra na maliit na IC. Itong luma, in-upgrade ko na to. Kung napanood nyo yung nakaraan kong vlog, pinalitan ko na to ng battery. Ginawa ko na siyang 6,000 milliamps. Siyempre, i-check natin yung baterya nito. Kung ano yung totoong capacity, i-test natin, kakalasin ko yan. Pops, yung baterya parehas lang nung dati ko nitong ano, itong original, parehas lang na 1,500 milliamps yung capacity. Wala namang pinagkaiba sa baterya, no. Ang maganda lang yung pinaka-insulation, hindi siya papel tulad nito. Ito para siyang foam. Siyempre maganda-ganda yung protection nito, parang foam. Ang gagawin ko, dudukot tayo ng isang baterya. Check natin yung capacity. So ito, pakita ko lang, ito yung battery niya dito kay 388. Ito yung pinagpalitan eh, 1,500 milliamps din. So pareho nitong kay 988. Kung napanood nyo yung nakaraang kong vlog, tines ko to eh. Ang totoong capacity nito, 1,000 milliamps lang. Kaya itetest natin uli itong dalawa.
i-drain ko muna, no, para masukat natin yung totoong capacity nito, kung totoong 1.5 to. Ito sigurado to, ano naman lang talaga to, 1000 milliamps lang naman, na testing ko na tong luma. And i-drain muna natin siya, mga paps. Ito i-drain ko rin para makakuha tayo ng eksaktong capacity itong mga baterya. Pero ang lakas nung ano niyo ng buga. So ito, mga paps, pakita ko lang, parang wala siyang ano, temperature sensor sa loob. Yan ang i-check natin. Hindi tulad nito ni 388, merong ano to, sensor para sa temperature. Check natin. So yun nga, mga pops, wala siyang sensor para sa temperature. Kaya itong C388 na luma, kaya mayroon pa siyang IC. Sa tingin ko, ito yung para sa ano, sa temperature. Pakita ko na rin sa inyo to. Ito, mga paps, no, ito yung sensor nyo. Ito yung temperature sensor. So sa tingin ko, ito yung kaya may additional siya na ano, na IC. Sa tingin ko, mas maganda pa rin to kung pagdating sa ano, sa mga protection, no, lalo na kapag overheat na yung baterya. Kaya ito, nakalagay ito sa baterya, para na DDT. Ano to, magsuswitch to, magka-cut off pag overheat yung baterya. So itong bago kong binili, C988, wala siya. Ang ano lang, tatlo yung MOSFET. So ito, mga paps, pakita ko lang, meron kasi kong spare dito na battery BMS para sa ano, sa ating impact range na baterya. Ito yung spare ko. Tulad dito, meron din siyang additional na IC, pero tatlo yung kanyang MOSFET. Dahil meron siyang additional. Tama nga. Galing, ha? Kaya tong C388, kaya may IC na maliit, no? Para nga yan dito sa, ayun, sa sensor ng temperature. So, ito spare ko to kasi ayoko sa lahat yung pag nasira, kailangan kong gamitin. Wala akong pamalit, kaya lagi akong may mga spare sa mga gamit ko. Ito tatlo rin yung kanyang ano, MOSFET. Tapos ito yung thermal sensor. Ayan. So ito, dahil wala nga mong thermal sensor, kaya wala siya nung isang IC, no? Yung IC na maliit. So ito na, mga paps, magcha-charge na tayo. Unahin lang natin tong bago. So ayun, ayan daw pa talaga, 0% na 3 volts. Ito yung bago. Ayan, hindi tayo mali. So yun din, no, parehas lang, 0%. Dito natin makikita yung capacity nito. A few moments later. So eto na, mga paps, no. Uy, ang ganda. Ano siya? 1345 milliamps. 4.2 volts. 1 hour and 29 minutes. Maganda yung baterya. Almost ano na rin. Almost 1,500. Itong C battery 1. Yan, battery.
everyone yan. Yung bago, dito yan nakakabit kay 9-8. Dito yan nakakabit. Tapos tingnan natin yung luma slot number 2. Ayun, 1 hour lang puno na siya. 2.965 minutes. So yun mga paps na, maganda si ano, maganda yung battery ni 988. Galing ha? Compare mo dito sa luma kay 388 BF. So okay na, okay na yung battery niya, mataas din naman. Check natin ulit. Ayun, 1,345. Pwede na to, maganda na rin. Yun mga paps, pwede na natin ikabit tong baterya. Pero kung interesado kayo dito sa charger na to, no, meron din naman akong vlog dito, sana panoorin. So ito mga paps, yung gamit ko na ano, na tester, ito automatic na siya, hindi ka na magpipindot. Meron din akong vlog nito, sana panoorin. So ito ibabalik na natin kung saan man siya naroroon, no. Yun. So yun mga paps, mag voltage checking muna tayo para sigurado. Syempre ito yung positive at meron kang 4 volts. Yan 3.9, alobat ko si Shay. Susunod 8. Yan 7.8, alobat ko eh. 12. Hindi kita, yung 11. Tapos ito yung ano, 16 volts. So yun. So, ito yung 20 volts, ayun 19. Lobat kasi tong battery pack. So ito ay charge ko muna para ma-full charge. A few moments later. So yun mga paps, full charge na kasi kulay green. Pwede na natin assemblein. Syempre voltage check muna tayo. Ayun, 20 volts, puno na siya talaga. Thank you.
So yun mga paps, tapos na. Yun nga, ah, sulit na sulit nga tong si 988, no, kaysa kay 388, kasi nga ang taas nung battery capacity, mataas, tsaka tatlo yung kanyang MOSFET. Siyempre, mas maraming MOSFET, ano yan eh, tawag dito. Mas mataas yung kanyang discharge rate, tsaka siyempre mas matibay, no. So yun, sulit na sulit. Ang pinakaiba nga lang, wala lang siyang thermal sensor na katulad ni 380. Yung pwede na nating testingin to. Pwede na rin tayo mag-shout out. Ito na yung pinakamamahal kong impact wrench, no. Sulit na sulit na to. Bawing-bawi na ako kay lvdian, no. lvdian. So yun mga paps, kaya ako bumili ng extra na baterya. Meron kasi akong biniling bagong impact wrench na 1600 newton meter. Napakalakas nun. Ang binili ko kasi walang baterya, kasi mas makakatipid ako pag bumili ako ng baterya sa ibang seller. Kaya malaki yung ating matitipid. Yun yung ating next vlog pagka dumating. So yun mga paps, magpapasalamat lang tayo. Meron na tayong 1,102 subscriber, no. Thank you so much. Dagdag ko lang po, sana panoorin nyo itong yung sa Lazada na gusto nyong tulungan ang ating mga kababayan, no. Sa pamamagitan ni Lazada, pwede na tayong tumulong. Pwede Lazada Wallet or GCash. So yun lang, na tayo shout out. So yan mga paps, ito na. Siyempre isang pagbati kay Marjeline Labrador. Yan, galing ah. Isang comment niya, wow. Kay Jonah the Explorer, yan, thank you ma'am. Siyempre kasama rin si Mox Maming. Yan, thank you. Maraming salamat po. So yan, isang pagbati rin kay Menyang taga Cavite. Menyang taga ano ka, no? Taga Patangas ka, no? Yan, kanyang comment. Husay Dodi. Siyempre, isang pagbati rin kay Ariel Andres. Thanks po sa dagdag kaalaman. Yan, thank you Ariel. So, dito natatapos ang ating vlog for today. Salamat, mga paps!